umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello, 2024. Sabado na naman po ng umaga, mga kababayan. Enero asa isa po sa bagong taong 2024. Kamusta po kayo? Balik tayo sa public service program natin, Pinoy Legal Minds. Sa ating po mga kababayan, nakatutok po sa kanilang mga handsets at sa lahat po ng nakatutok sa kanilang mga cable TV stations nationwide. Ako po si MJ Mondihar. Magandang umaga sa ating pinakamamahala pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Siyempre, kasama natin ating mga partners sa public service ngayong umaga. Mate, Kuya Mark, unahin natin. Ladies first, si Miss Lala Vincent. Yeah. Miss Lala, Happy New Year! Happy New Year, Kuya MJ, Kuya Mark, and it's good to be back. Ang tagal kong nawala. And of course, once again, I'm Lala Vinzon. And good morning to our loving Pastor Apollo C. Kibuloy. And also, grabe, New Year na. Yes, Happy New Year. Happy New Year sa lahat po ng mga followers natin. Lalo na sa Pinoy Legal Minds, sa YouTube, sa Facebook, at sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. So this is our first live this New Year. Wow. So last time, we are busy sa lahat po ng mga ginagawa natin. Walang Pasko kasi may ginagawa tayong free legal services, lalo na to protect freedom of press, freedom of expression. That's why I'm very glad and thankful sa SMNI sa pagbibigay ng opportunity sa atin na to defend press freedom, freedom of press sa pamamagitan ng legal minds natin na that's why related to MJ yung topic natin ngayon. Kasi yung topic natin ngayon is due process of law. Yung due process of law, ito yung isa sa argument natin doon po sa Court of Appeals with respect to SMNI versus NTC. And also, yung motion natin na final sa NTC actually in relation yan sa due process of law. Sa inyo po mga tanong, mga kababayan, ha, huwag po kayong makalimot. Ating pong text line ay nasa at inyo po mga screen. Bukas po yan. Text nyo lamang po ang inyong mga katanungan, yung mga pagbate. Subukan nating basahin. At sa lahat po ng mga gustong magpadala ng kanilang tanong sa ating pong social media stream, aba, free na free po kayo na mag-type at magpadala po ng inyong tanong. Facebook at YouTube po ang ating live stream. Miss Lala, ano bang paksa natin today? Yes, very connected sa mga nangyayari lately ngayon sa SMNI. of course, due process of law, yung unjust actions of the government daw ang nakalagay doon. And of course, the balance of power ng batas. Ngayon kayo, Mark, ano po ba ang ibig sabihin ng due process of the law? Ang due process of law, Lala, MJ, actually is one of the limitation ng power ng ating government. It's only part ito sa Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Limitasyon to ng power ng government kasi kung walang due process of law, the government is very powerful. Pwedeng abusuhin kahit sino na lang dyan. Kahit gusto nilang kung anong gusto lang gawin, pwedeng gawin. But because of the limitation of the power of the government, like the Bill of Rights, particularly the due process of law, pwedeng mawalang bisa yung mga batas, mga ruling, mga desisyon ng ating government. So ano yung tinatawag na due process of law? Due process of law, ito yung batas that hears before it condemns. Makinig muna bago mag-decide. It means it proceeds inquiry. Pag-inquire muna and render judgment only after trial. Ang ibig sabihin doon, bawal ang marites kung nasa government ka. Hindi ka pwede makinig sa chismis. Bago ka mag-decide, pakinggan mo muna. Yun ang ibig sabihin doon. Makinig ka muna. Bago ka mag-condemn, bago mo siya gawa ng desisyon, bago ka gumawa ng desisyon, if you are the judge, or even in any government agency, makinig ka muna. Bigyan mo muna ng pagkakataon ang mga defendant, ang kung sino man nireklamo dyan, bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag bago mo siya husgahan. Magpaliwanag bago ka humusga. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. Dapat pala, Miss Lala, Kuya Mark, show cause order muna bago ang suspension. Totoo. Ay, may ano na, may decision eh. O, ibig sabihin doon, magpaliwanag ka muna bago suspension. Yun ibig sabihin. Hindi pwede suspension, tapos magpaliwanag ka. Parang ganun, kulong ka muna bago ka magpaliwanag, hindi ganun. Baliktad. Oh, so kailangan muna na magpaliwanag muna. Pagkatapos na magpaliwanag, pag may violation, doon pa lang ang desisyon. Yun ang ibig sabihin ng due
process of law. Pero Kuya Mark, na-experience mo na ba in your years of practice sa law, na-experience mo na ba yung lack of due process of law? That's why, daming mangyayari na due process of law, violation ng due process of law. So that's why, ito yung ginagawa kong basis of some of my arguments in law, in my practice, pag may violation, violation ng due process yan. For example, na-convict yung isang kliyente, hindi naman binigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Ah, mag-file tayo ng petition for certiorari, pawalang bisa yung mga desisyon na yan, on the ground na hindi siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. So, ibig sabihin doon, lahat ng desisyon ng korte, ng government, or any government institution, pag hindi binigyan ng pagkakataon ang isang tao na magpaliwanag, there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yun ang ibig sabihin ng petition for certiorari. Certiorari, ibig sabihin doon, pawalang bisa na yung mga actions ng ating government, yung decisions ng ating government, on the ground na may pang-aabuso sa kapangyarihan. One of the abuse sa kapangyarihan pag na-violate ang due process right ng isang tao. So, ibig sabihin, lahat ng desisyon ng ating government, batas man yan, ruling man yan, kung hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mga respondent, walang bisa yan. Hindi dapat bigyan ng ngipin yung mga rulings na yan kung hindi binigyan ng pagkakataon ang isang respondent, isang defendant na magpaliwanag. Kasi otherwise, there will be tyranny. Wala nang demokrasya sa Pilipinas pag ganun. Wala nang, hindi na tayo democratic and republican government. Wala nang pagkakataon magpaliwanag. Anong gusto ng ating government? Sige, bitayin yan. Ganun na, mayari. Sige, ikulong yan. Sige, tanggalin yan. Hindi ganun. So, sige, i-revoke yung mga prangkisa na yan. Hindi ganun. So, that's why due process of law, ibig sabihin doon, bago mag-decide ang ating government, dapat may basihan sila sa pag-decide. Ano yung basihan nila? Dapat pakinggan ang both side. Ang complainant, may due process of law. Ang respondent, may due process of law. Hindi lang palagi nakikinig sa complainant. Dapat pakinggan din ang respondent. Pakinggan din ang defendant. Otherwise, walang bisa yung mga desisyon ng any government agencies ng Pilipinas. Kuya Mark, may kasabihan na hindi dapat mauna lagi ang kabayo kaysa sa karuahe. Tama yun. Diba? Oo. Oh. So, paano umanda yung karuahe kung walang kabayo? Oo. Oh. O kung mauna ang karuahe, guguyurin niya yung kabayo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Parang ganun ang mangyayari kung walang due process of law. Because the due process of law is one of the limitations ng power ng ating government. Bakit kailangan ng limitasyon ang power ng ating government? Because the government is very powerful. Kung walang ganoon, walang rule, walang tinatawag na limitasyon, yung Bill of Rights, walang limitasyon ang power ng government, na lahat na lang abusado. Kahit na mali yung ginagawa nila, maging tama kasi walang nag-limit sa power ng ating government. So that's why, under the principle of due process in a democratic and republican government, kailangan timbangin. Timbangin ang power ng ating government at saka karapatan ng mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. Ha? Dala? Yes. Pero sino po ba ang binibigyan protection ng due process of law? Ang due process of law, under the universal application ng due process of law, lahat ng tao dapat bigyan ng protection ng due process of law. Regardless of race, regardless of nationality, regardless of color. Ibig sabihin, dito sa Pilipinas, mapilipino ka man, kahit alien ka, kahit foreigner ka, dapat bigyan ka ng pagkakataon na magpaliwanag. Kung hindi mo kaya magpaliwanag, kumuha ka ng abogado kasi ang abogado ang magpaliwanag on your behalf. Yun ibig sabihin nun. So, due process of law, mapilipino ka man, ma-foreigner ka man, bigyan ka dapat ng pagkakataon na magpaliwanag bago ka husgahan. Ang tanong dyan, Lala, how about the corporations? Ang corporations ba may due process of law? Or ang due process of law applies only to natural person like us, tao, Filipino, foreigner? Yun lang ba ang bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag or may due process of law?
How about the artificial persons like corporations, corporation soul, yung mga ano pa yung mga corporation na pinagsasabi natin doon sa Congress? So yun, mga klase ng mga corporation, kailangan ba sila bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Yes. Even artificial person, bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. But that paliwanag or yung due process of law with respect to artificial person refers only to property rights. Walas lang, di ba, ang due process of law na kalagay po sa atin sa legal batas. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. But with respect to artificial person, it refers only to property rights. Walas lang due process with respect to life and liberty. Kasi in the very first place, artificial sila, wala naman silang buhay. Wala naman silang liberty. So, hindi sila, wala protection sila sa due process of law with respect to right to life, right to liberty. But they have protection sa due process of law with respect to property rights. So, isayin natin, Kuya Mark, paggalang sa buhay, ba't mahalaga yan at nakasaad po yan sa ating mga batas? Yes, yung paggalang sa buhay. Di ba nakalagay doon, no person shall be deprived of life. Life. Ano bang ibig sabihin ng buhay? Ano bang ibig sabihin ng life? Ang life, sabi ng ating batas, in order to be protected by due process of law, ano ba yung tinatawag na life? Life, ibig sabihin, with respect to your body. You have the right to enjoy any faculties of your body. Hindi dapat i-deprive yan. You have the right to enjoy life. Alam mo ba, MJ, right to love is also part niya ng due process of law. Ganon? Yes. Right to marry is also part of due process of law. That's why, dito sa Pilipinas, kung gusto mo hiwalay ng asawa mo, hindi pwede hiwalay yan. Basta-basta. Mag-file ka muna ng annulment. Even divorce. Mag-file ka muna. Ano ba yung divorce? Bakit kailangan ng divorce? Bakit kailangan ng annulment? Because marriage is also protected by the due process of law. Even love is protected by due process of law. Pag-ibig? Yes, protected. Yan, hindi pwede na, ayoko na sa'yo. Alas ka na. Hindi ganun. Bigyan mong pagkakataon magpaliwanag ang asawa mo. Bakit mo dapat siyang hiwalayan? Or dapat manatili kayo sa buhay ninyong mag-asawa? Insured pala ang pag-ibig, Kuya Mark. Ganon. Even love is protected by due process of law. And that's why sabi ng, that is life. Life, we say life, right to enjoy any faculties of your body, right also to enjoy life. To enjoy life including right to love. Same also, for example, yung death penalty. Hindi ka pwede, for example, kung may death penalty sa Pilipinas, hindi pwede na basta-bastang bitayan ka lang kasi sinabi ng mga congressman na bitayan yung tao na yan. Hindi pwede ka noon. Kailangan bigyan siya ng pagkakataon magpaliwanag, due process of law. Dadaan pa yan sa korte hanggang Supreme Court bago maging final judgment, bago ang death penalty, kung may death penalty man. That's why right to life includes the right to enjoy your life, include the right to love, the right also to any portion of your body. That's why hindi pwede i-deprive yung buhay mo, hindi ka pwede patayin through death penalty without due process of law, kung may death penalty man. Yun ang ibig sabihin ng right to life. So due process principle naman po, ano bang ibig sabihin ng life o buhay? Yun ang buhay. But second to life, ano second sa life? Liberty. Di ba? No person, we're talking here of liberty under number 4 sa question natin, liberty. Ang life, alam mo na yan, right to love is also right to life. That's why even marriage is also protected by the due process of law. Kasi kung walang ganun, ba't kailangan pa lang divorce? Kung may divorce pa sa Pilipinas, ba't kailangan pa din divorce? Okay, umalis ka na dyan, hiwalay na tayo. Ganun sana. Even in any countries of the world, bakit kailangan pa ng divorcio? In the Philippines, bakit kailangan pa ng annulment? Kasi marriage is also protected by the due process clause of our Philippine Constitution. Second is itong tinatawag na liberty. Ang liberty, right to be free. Right to be free, right to exist. Kalayaan. Kalayaan. Mm-hmm. Yun ang right to liberty. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta makulong. Kung hindi ka dapat bago, hindi ka basta-basta makulong, kung hindi ka bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Yun ang ibig sabihin ng right to liberty. Hindi ka dapat basta-basta makontempt. Yung contempt na yan. Hindi ka pwede basta makontempt. Kung wala kang basihan. Walang basihan, ang ating Congress, ang ating korte,
Bakit ka mag-contempt? By the way, in contempt rules, MJ, kailangan natin explain, iba yung tinatawag na direct contempt, iba yung tinatawag na indirect contempt. Ang direct contempt, yung mga misbehavior mo while on the court proceedings. Yes. Nagsisigaw ka doon, pinapahiya mo ang judge, in front of the judge doon sa court, yun tinatawag na direct contempt. Ang indirect contempt, pinapahiya mo si judge, nagugulo ka, outside sa court, sa labas ng court. Indirect contempt. Ang direct contempt and indirect contempt, yun may power ang court natin. Like the MTC, the RTC, the Supreme Court, may power to direct contempt, may power then about indirect contempt. But with respect sa mga congressman, ang power nila is only direct contempt. Ibig sabihin, kung nanggugulo ka doon sa court, o doon sa investigation sa Congress, nag-hearing sila, nagsasigaw ka doon, anong ginagawa mo, pinapahiya mo sila, pwede ka ma-cite for direct contempt. Pero, kung nasa labas ka ng court ng Congress, nagsasalita ka against congressman, can you be cited for contempt? No! Because they have no power of indirect contempt. Ang power nila is only direct contempt. So mali yung argumento na, i-delete mo. Ah, mali yan. Delete mo muna yung mga, ano, mga posts mo. You should not speak against the institution. Mali yan. So, Mr. Chair. But of course, I hindi ko pwede siyang i-argue kasi it's hard to argue yung mga walang alam sa batas. Yes. It's hard to argue. Mas maganda pa kausapin ko yung mga abogado ng mga congressman. Mas maganda kaming magkausap kaysa yung mga walang alam sa batas na nagmamagaling. So, that's why, sabi ko, okay, i-delete natin po. Never ko i-delete yan. Because alam ko na the congressman has no indirect contempt power. Ang power nila is only direct contempt. Kung nanggulo ka doon sa Congress, yes, pwede ka ikulong doon. But outside Congress, kung anong pinagsasabi mo doon, in the exercise of your constitutional right, wala. Because ang indirect contempt, wala yan sa Congress. Doon lang yan sa Supreme Court, sa court natin, regular courts, but wala sa tinatawag na Congress. Mahirap din kausapin kay Mike yung tao na may dala ng maso, martilyo. No. Tapos ang nakikita niya lang sa lahat ng bagay na kanyang nakikita ay puro pako. Oh, yun lang. Pupukpukin na lang yun, basta-basta, yes. Di ba? Oh, yun. Mahirap yun kausap tao ganun. It's hard to argue yung mga taong lack of knowledge. It's really dangerous to argue person with lack of knowledge. That's why I want to argue person who has knowledge of law. Like for example, in Congress, in sa korte, mas maganda makipag-argue ka sa mga abogado, at least alam natin yung pinag-usapan natin. Pero yung mahirap yung makipag-argue yung nagmamagaling. That's why tahimik lang ako kasi mahirap makipag-argue sa in contempt. But of course, hindi naman nila magawa yan kasi may protection naman tayo sa batas, yung tinatawag na due process of law. Ibig sabihin, kahit contempt power ng Congress, hindi basta-basta i-contempt ka kasi pangit ka. Pangit yung pagbumukha mo. I-contempt ka, dapat may basihan ang Congress. Oy, I cite you for contempt. Bakit? Nagugulo ka dito eh. O yan, pwede ka cite yung contempt. Right, yun ang Congress. But of course, may limitation din. Dapat may basihan sa batas. Alright. Speaking of constitutional right and of course freedom, ano naman po ang ibig sabihin ng liberty sa due process of law? Oh, yun yan. Yung sinabi kong liberty. When you say liberty, freedom, talian, libertad. Di ba sa Kastila? Libertad. Ibig sabihin, liberty, freedom. You have the right to speak. You have the right to express. Right of freedom of press, freedom of expression is actually liberty. You know? Right to press, right to express, that's liberty. Right to enjoy is liberty. Right to be free, right to travel is liberty. Yun ibig sabihin ng liberty. Ibig sabihin, hindi pwede i-deprive yung liberty mo without due process of law. Ibig sabihin, pakinggan ka muna. Bakit i-deprive yung liberty mo? Bakit dapat ikulong? Pakinggan ka muna. Kung dapat ka ikulong bago sila maghusga sa'yo. Ibig sabihin, under the principle of due process of law, here, pakinig ka, here, before it condemns. Yun ang ibig sabihin ng due process of law. May text sa ating text line kay Mark. Si Darlene, ano po ang kaugnayan ng due process of law sa Miranda rights na laging sinasabi ng pulis kapag hinuhuli ang isang suspect? Ang due process of law, MJ, that is a general concept. Protection hindi lang sa criminals o mga accused of crimes,
But any persons like you, like me, kung sino man, may due process of law. Ang Miranda rights, ipaalam sa'yo ang karapatan mo bilang isang akusado. For example, you have the right to counsel, you have the right to remain silent. Yun ang mga right ng isang akusado dapat ipaalam sa'yo while you are in custody. Para hindi dapat maabuso yung karapatan mo while you are in custody with our law enforcement agencies. Si Shim nagtatanong sa YouTube po ito nanonood, paano raw Kuya Bark? Kapag walang Miranda rights, hindi kinabasahan, nakalimutan raw po ng arresting officer bago hinuli. Ano yan, sir? Parang ano ba yan? Basis na ma-technical yung pag-arresto. Yes, ma-technical yan. We will discuss that later on about yung Miranda right. But in concept, for example, nakulong ka, umaamin ka while in custody, umaamin ka na ikaw yung pumatay. Tapos wala kang abogadong kasama, under the principle of exclusionary rule, hindi dapat magamit na evidence laban sa iyo yan. Kasi under the principle ng custodial investigation in relation to Miranda rights, dapat alam mo dapat ang karapatan mo bilang isang akusado bago ka ikulong. Tapos nung nakulong ka, kung umaamin ka na wala kang abogado, hindi dapat magamit na ebidensya yan laban sa iyo. Kasi that is in violation to your right to counsel. That's why yun ang argument ni Ka Eric, kasi may violation yung right to counsel niya na gusto siyang kumuha ng abogado. Unfortunately, hindi siya binigyan ng pagkakataon na kumuha ng abogado. So that's why yun ang violation, yung right to counsel. That is also in relation to Miranda rights and yung principle ng due process of law. So since na-cover na po natin kanina yung right to life, right to liberty, ano naman po ang, sa due process principle, ano naman ang ibig sabihin ng right to property? Yung right to property, yung mga gamit mo, hindi pwedeng tagalin sa iyo. For example, may kwarta ka sa bangko, hindi pwedeng kunin niya sa mga iutangan mo without due process of law. Dumaan mo sa korte bago makuha yung mga deposit mo sa bangko mo kung may utang ka, kung may bahay ka, may sasakyan ka. Hindi pwede, for example, umutang ka sa bangko kasi kumuha ka ng sasakyan. Hindi mo nabayaran yung sasakyan mo. Hindi basta-basta hatakin yan ng bangko, kunin yung bangko yung sasakyan mo. Kailangan muna ng due process of law. Yun na ibig sabihin ng due process of law. May bahay ka, nag-loan ka sa bahay mo, yung bahay mo, ni-loan mo, hindi ka nakabayad. So, anong gagawin mo? Yan, due process of law. Bigyan mo na ng pagkakataon magpaliwanag bakit hindi ka nakabayad. Bigyan mo na ng pagkakataon nang bigyan ng oras na magbayad. Kung hindi makabayad, doon pa lang kunin ang properties. Yun ibig sabihin ng no person shall be deprived of property without due process of law. Alright, may tanong si Calvin sa YouTube, Kuya Mark. Kuya Mark, ano po ang masasabi ninyo sa pagbanta sa inyo noong second hearing na kayo iku-contempt? Mr. Chair, dahil sa pagpo-postro po ninyo ng illegally detained si Naka Eric at Dr. Badoy. Actually, illegal yung ginagawa, but of course, hindi naman natin pwede. Gusto nilang akong pagalitin. Kasi pag magalit ako doon, hindi na ako maging professional. Hindi ko na makontrol ang emotion ko kasi sa pangharap sa akin, may basihan sila na isite ako in contempt. Kasi the right ng Congress is only with respect to direct contempt. That's why if you witness, I should remain humble, remain professional, educated person. Kasi nga, gusto nilang galitin tayo. Kasi yung mga style nila eh, pag magalit ka na, pwede ka nang i-cite in contempt. Kasi ang power ng congressman is only direct contempt. They have no power of indirect contempt. So kung may pinagsasabi ka outside Congress, hindi ka nila pwedeng i-cite in contempt on the ground na wala silang indirect power of contempt. Ang power nila is only the direct contempt kung nanggulo ka o may misbehavior ka doon sa Congress. Bago lang si Ms. Lala, may tanong pa si Adelaide Cantillo sa YouTube pa rin. Yung NTC, Kuya Mark, may due process of law ba? Bigla kayong sinuspend eh. Yan. Yun ang base natin doon sa pag-file natin ng kaso sa ng certiorari, TRO, doon pa sa Court of Appeals. Kasi nakatanggap tayo ng show cause order. Pero ang show cause order nakalagay doon 30-day suspension. So suspended muna bago magpaliwanag. So that is in violation ng due process of law kasi hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag doon sa Congress. Doon sa NTC may suspension na. So in violation yan ng due process of law kasi ang sabi ng due process of law, makinig muna bago i-condemn. In this case, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag.
automatic may suspension order na. Hindi nila pwedeng magamit yung investigation sa Congress. Hindi pwedeng magamit yan ng NTC. Kasi the investigation sa Congress is only in aid of legislation. Kailangan, in the exercise of its quasi-judicial function, gagawa sila dapat ng separate and independent investigation. In this case, ang NTC, bago sila gumawa, nag-issue ng suspension, walang independent or separate investigation in the exercise of its quasi-judicial function. Walang ginagawa ang Congress to ang NTC noon. Ang ginagawa nila, inadapt nila ang alleged investigation ng House of Representatives. But that investigation of the House of Representatives is in aid of legislation. Hindi pwede i-adapt yun because that is in violation of separation of power. Iba ang Congress, iba ang executive, NTC is under the executive and mayroon silang quasi-judicial function. Hindi dapat nila i-surrender ang quasi-judicial function sa House of Representatives. Unfortunately, sinurrender nila, that's why nag-file tayo ng petition for certiorari with prayer for TRO. Ano-ano naman po ang mga principles and aspeto ng due process? Ang aspeto, Lala, na due process, dalawa yan. If you remember MJ, makinig ka MJ, ito maganda ito na topic about limitations ng power ng ating government. Ang due process, dalawang aspeto yan. May tinatawag tayo substantive due process. May tinatawag tayo procedural due process. Ano ang pagkakaiba ng substantive due process sa procedural due process? Kasi di ba sa nag-usapan namin dati ni Attorney Rolex is about the limitation ng power ng legislature. Anything can be subject to legislation. Anything under the sun is subject to legislation daw. In aid of legislation. Ibig sabihin, kahit ano pwedeng gawang patas. Kahit hangin nga, may legislation eh. Clean Air Act. Hangin. Tubig. Clean Water Act. May legislation din sa batas. So ano yung tinatawag na substantive due process? Substantive due process is the limitation of the power of the government to make laws. I will discuss later on kasi we are in break. Ano yung tinatawag na substantive due process? Ano yung tinatawag na procedural due process, MJ? Alright, mga kababayan, standby lamang po kayo ha. Marami pa tayong mga paksa at mga bagay-bagay at mga legal jargons na ipapaliwanag sa pagbabalik po ng Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. It's the first Saturday of 2024 at kahit bagong taon, hinding-hindi magbabago ang tapat na serbisyo na ibibigay namin sa inyo. Sagot namin ang good news and updates dahil babalikan natin ang maksaysayang pagbubukas ng one-stop service shop para sa ating OFWs, ang OFW Tulong at Servisyo Center. Silipin din natin ang kabi-kabilang medical and dental missions at libreng flu vaccination na inihatid ng inyong ang OFW Party List sa ating mga mahal na OFWs at kanilang pamilya. Panoorin muli ang kwento ng tulong at malasakit na ating ipinadama sa relief operations kasama ang PAGCOR para sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo noong 2023 sa probinsya ng Bulacan, Olongapo at Pampanga. Bibida rin ang istorya ng ginhawa at pag-asa sa pamamahagi ng OFW Party List ng wheelchairs sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at pamimigay natin ng bigas at essential goods sa 1,000 kababayan natin sa Tanawan, Batangas. Siyempre, balikan din natin ang special birthday week celebration ng nag-iisang OFW Party List Representative, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, kasama ang mga kapatid natin sa Camp Caringal, Quezon City Jail
Jail Female Dormitory at Manila City Jail Female Dormitory. At get ready to win sa ating unang Bida Question of the Week this year sa ating Bida Sapa Premyo. Sabay-sabay nating abangan ang lahat ng yan ngayong Sabado, 5 to 6pm, kasama pa rin si OFW Party List Representative Congresswoman Marisa Delmar Magsino. Sa OFW, ikaw ang bida. Dito lang sa SM9. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Balik po tayo sa ating palatuntunang Pinoy Legal Minds live dito po sa SMNI. Ms. Lala, sa pagpapatuloy na ating paksa. Yes, Kuya Mark, ano po ba ang substantive due process at yung procedural due process? Yung substantive, dalawang aspeto ng due process. May tinatawag tayong substantive due process, may tinatawag tayong procedural due process. Ang substantive due process, ito yung limitation ng law-making power ng ating government. So, ibig sabihin, may limitation ang paggawa ng batas. Ito yung limitation of the lawmaking power of the government. Substantive due process. Dalawang elemento ng substantive due process. Number one, the interest of the state demands the intervention of the government. Ibig sabihin, kung gumagawa ng batas ang mga congressman at sa mga senador, it should be for the interest of the state. The interest of the state demands intervention. The interest of the public demands intervention of the state. So, lahat ng batas na gagawin, it should be for the interest of the people, of the Filipino. Yun ang ibig sabihin ng substantive due process. And second, the means employed must be reasonably necessary and not oppressive. That's why kung gumagawa sila ng batas na oppressive, that is unconstitutional on the ground that that is in violation of due process of law. I repeat, interest of the state demands intervention of the government. Second, the means employed must be reasonably necessary and not oppressive. Pag gumagawa ng batas ang mga congressman at mga senador, and that is oppressive, so ibig sabihin, anti-poor, anti-progress, ino-oppress yung mga sectors ng society, that will be unconstitutional on the ground that it is in violation ng substantive due process. Dito naman tayo sa procedural. Kasi itong procedural due process, ito yung palagi natin sinasabi, lalo na sa mga kaso ng SMNI, doon sa Court of Appeals, doon sa MTRCB, doon sa NTC. Ano ba ito yung tinatawag na procedural due process? Ito yung limitation ng judicial and quasi-judicial agencies ng ating government. Quasi-judicial, like the NTC, like the MTRCB, may tinatawag silang quasi-judicial function. So, may limitation ang mga quasi-judicial function bodies and judicial bodies ng ating government. Ano yung mga limitasyon? Number one, impartial court with jurisdiction to hear and decide the case. We say impartial court, kailangan hindi bias, hindi lutong Macau, hindi kangaroo court, hindi boro-boro. Yun ibig sabihin, impartial court. Who must not only be impartial, but must appear to be impartial. Kasi impartial, hindi dapat bias sa, kasi kung wala tang bias, sila pang judge, sila pa ang complainant, sila pa ang fiscal, sila pa ang executor, yun, halatang bias yan. Kasi number one requirement sa procedural due process, the judge, the court, or the government agency should not be impartial, should be impartial, clothed with jurisdiction to hear and decide the case. Second, the tribunal must have jurisdiction over the person or property that is the subject of investigation. So, paano makuha ang jurisdiction, MJ? Yun ang tinatawag na service of someone. That's why, yung service of someone, yung pagpadala sa'yo na sulat, magpaliwanag ka, yun ang ibig sabihin, pag natanggap na yun, the court or the tribunal already acquire jurisdiction over the property of the respondent. Ibig sabihin, service of someone ang ibig sabihin ng jurisdiction over the person or property of the respondent. And third, the respondent must be given an opportunity to explain. Yung sinasabi ko, kailangan mo nang magpaliwanag. Bigyan ng opportunity na magpaliwanag. Pwede hindi magpaliwanag sa respondent. Hindi kailangan na magpaliwanag dapat.
Ang sabi lang ng batas, bigyan ng opportunity na magpaliwanag. Bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Pero kung ayaw niya magpaliwanag, para sa buhay niya, yun ibig sabihin doon. Bigyan lang ng opportunity na magpaliwanag. Kung hindi siya magpaliwanag, problema na yan. Basta sabi ng batas, sa procedural due process, ang respondent or the defendant must be given an opportunity to explain. And lastly, the decision must be based only after a lawful hearing. Dapat may hearing. Dapat magpaliwanag, may hearing. Magharapan sila doon. Magharapan yung korte, yung mga judge, petitioner, or yung complainant, at saka yung respondent or defendant, magharapan doon, mag-hearing doon. Tapos, the court will decide after a lawful hearing. Yun ang ibig sabihin ng procedural due process. Ang publication po ba sa batas ay parte din ba ng due process? Yes! Di ba, EJ, Lala, pag may batas na pinirmahan ng ating presidente, hindi dapat ma-implement yan basta-basta. Kailangan mo nang i-publish yan sa newspaper, di ba? Newspaper of General Circulation. Bakit kailangan i-publish yan sa Newspaper of General Circulation yung mga batas? Kasi kung hindi mo alam, paano mo malaman na may batas kung hindi naman na-publish? Due process of law. Dapat alam mo na may batas yan. Kasi very clear yan sa ating new civil code. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin, paano mo malaman ang batas kung hindi naka-publish? So problema mo na yan kung hindi mo binasa ang publication as long as na-publish yan. Kasi that's one of the requirements sa batas. May hearing, may debate sa Congress, may debate sa Senado. Tapos pag na-approve na, permahan ng ating presidente. Pag perma ng ating presidente, hindi basta-basta ma-implement yung batas na yan. Kailangan mo nang i-publish. Bakit kailangan i-publish? Consistent with the principle of due process. Para at least alam ng tao ano yung batas, nakapublish yan, at sundin niya ang batas. Yun ang ibig sabihin ng publication ng batas. So requirement yan bago i-implement ang batas. Yeah, Mark, sa mga ahensya ng pamahalaan, nabanggit niyo po kanina, may mga ilang ahensya na may quasi-judicial functions. Ang Kamara, wala silang ganun. Wala silang ganun? In aid of legislation lang. Yes, in aid of legislation. Pero kay Mark, sa pagtatanong ba sa Kamara, minsan kasi sa pagkukover namin, ano ba ang mga panuntunan at ano ba ang limitasyon sa pagtatanong sa hearing sa House of Representatives maging sa Senate in aid of legislation na hindi sila lalampas doon sa limitasyon na parang nangyayari, nagiging korte na sila. Oh yes. Ang Congress kasi, MJ, Senado man yan, ma-Congressman man yan, requirement mandatory. Dapat respetuhin nila ang resource person. Which is resource person, pakinggan mo. Hindi lang yes or no. Paano maging resource person yan kung yes or no ka lang? Diba? From the word resource person, the information must be coming from the bisita. Dapat ang information galing sa bisita, ang trabaho ng congressman, magtatanong lang paano makasagot yung resource person kung yes or no lang. Dapat respetuhin ang kanilang mga karapatan. Nakalagay po yan sa ating batas that the resource person's right should be respected. And second, the congressman or the senator can only conduct investigation in aid of legislation. Wala silang quasi-judicial function, wala silang prosecutory function, wala silang judicial function. They can only conduct investigation in aid of legislation. Ibig sabihin, gagawa silang investigation para kumakuha, may makuha silang information, yun ang gamitin nila para paggawa ng batas. Para i-improve ang batas, i-revise ang batas, i-amendahin ang batas based on the investigation sa in aid of legislation. Hindi sila dapat diktahan ang NTC. Hoy, NTC, isuspend mo nga yung isang TV network. Hindi pwede ganun. Kung gusto nilang gawin yan, they can recommend. Wala problema, they can recommend. But the NTC, hindi pwede automatic isuspend. Bigyan pa rin ng pagkakataon na magpaliwanag. And that is the principle of due process of law. Kaya Mark, sa korte, bago lang si Ms. Lala, di ba ang mga humaharap doon, mga akusado? May akusado, may mga respondent. Sa Kamara, bisita, resource. Yes. Diba dapat may distinction? Ano bang ibig sabihin ng bisita, MJ? Pag bisita, pupunta sa bahay mo, anong gagawin mo? Bigyan mo ng kape. Correct. Paupuin mo. Ang pinakamasarap na pagkain mo doon, di ba?
At least malamig ang aircon. Ibig sabihin, prinsipyo natin yan, mga Pilipino, we are hospitable. Huwag mong ipahiya. Huwag mong pahiyain. Hospitable. Lahat na lang na magandang pinggan, yun ang iserve mo sa mga bisita mo. Yung magandang baso, tasa ng kape, yun ipakita mo para pa-impress sa bisita mo. Hospitable, yun ang Pilipino. Hindi mo dapat pahiyain. Hospitable ka dapat kung taong bumisita sa bahay ni Kuya. But unfortunately, hindi ganun ang nangyari. Very clear natin sa Ligang Batas. The resource person's right should be respected. Hindi dapat mapahiya. Bisita nga eh. Bisita nga eh. Oh. Hindi ka naman akusado eh. Oo. Di ba? May bisita ba na papahiyain? May bisita ba na ganun-ganunin? Ibubuli? Tapos ipakulong pa doon? So, yun ang, I think there's inconsistency. I think, dapat muna mag-seminary itong mga congressman na ito. Kasi I think, pumasok sila sa Congress, nanalo lang sila sa mga party list nila, yung mga distrito nila, kasi anak sila ng tatay nila, anak sila ng nanay nila, but hindi nila alam ang batas. Dapat, I think, they should conduct, may seminar muna sila. Ano yung mga karapatan nila, ano yung right nila, paano gumawa ng batas, ano yung limitation ng power ng mga congressman, ng mga senator. At least, this is good for the public. Kasi public office is public trust. Paano yan kung nakatayo sila doon, sigaw-sigaw, pero hindi nila alam yung ginagawa nila, hindi nila alam yung limitation nila, yung tinatawag na substantive due process. Ano yung substantive due process? I don't know kung congressman, ordinary congressman can explain what is substantive due process. Ano yung tinatawag na investigation in aid of legislation? Ano yung tinatawag na the Congress should respect the rights of every resource person? Ano ibig sabihin doon? Kailangan may seminar muna mga congressman bago nila gampanan ang kanilang obligasyon bilang mga congressman. Yes. Ang pag-file po ba ng appeal ay parte din ba ng due process? Okay. Appeal. Ano yung appeal? Apila! Due process ba yung apila? Sabi ng batasa, appeal is not a natural right. It is not also a constitutional right. Ang apila, mag-appeal ka, hindi yan natural right na automatic. Hindi yan also constitutional right. It is only granted by a law. Ibig sabihin, kung walang batas na nagsasabi na wala kang, na may karapatan kang mag-appeal, hindi yan in violation to your right to due process. Ibig sabihin, nagbase lang ang appeal sa batas. Kung ang sabi ng batas na ang desisyon ng isang administrative agency is already final and executory, hindi na dapat, wala ka ng right to appeal, pwede yan. Kasi that is not in violation to right to due process because an appeal is not a natural right. It is not also a constitutional right. It is a statutory right granted by an ordinary law. Yun ang ibig sabihin ng appeal. May nag-text dito, kaya siguro Kuya Mark, Attorney Mark, maraming mga resource person ang takot na humarap sa mga imbisigasyon sa Kongreso dahil nga napapahiya. Oh, tama yan. Chilling effect yan. That's why, dapat sa Congress, yung constitution natin, hindi na dapat palitan yung word na resource person. Ano bang dapat ipalit? Respondent accuse. Diba? Ganun na lang. I object, Your Honor. Huh? Diba? Dapat accuse na nilagay doon, hindi na resource person. Kasi from the word, resource person, bisita. Oo. Diba? Resource mo eh. Yung kumuha ka ng information, resource person mo. Diba? Pero kung babastosin lang, papahayain, sisigaw-sigawan, dapat tanggalin na yung resource person, lagay na lang, accuse, or respondent, or dependent, ilagay doon. Kasi pag resource person, ibig sabihin, bisita sa bahay. Bahay na hindi yan bahay ng mga congressman. The House of Representatives, hindi bahay yan ng mga congressman. Bahay yan ng taong bayan na pinagkatiwala sa kanila. Mr. Chair, I move to change the word resource person to respondent. Duly noted, Mr. Chair. Approved. Kuya Mark, ang preliminary investigation naman ba ay parte din ba ng due process? Okay, ano yung tinatawag na MJ Lala? Ano yung tinatawag na preliminary investigation? PI, preliminary investigation. Yes. Na palaging common itong preliminary investigation sa mga criminal cases na i-file doon sa Piskalya, sa Department of Justice. Yung complainant, mag-file ng counter ng complaint affidavit, tapos yung respondent, mag-file ng counter affidavit. So, ang preliminary investigation, magtatanong lang doon kung may basihan ba ang kaso bago iakyat yan sa korte. Yun ang tinatawag na preliminary investigation. Ang tanong, is preliminary investigation part ba yan ng due process? Sabi ng batas, hindi.
Hindi yan part ng due process. It is not a constitutional right. It is not also a natural right. It is a statutory right, like an appeal. Kasi it is a statutory right, ibig sabihin, may preliminary investigation kasi may batas na nagsasabi na dapat may preliminary investigation muna bago iakit ang kaso sa korte. So therefore, pag may batas na dapat nagsasabi na may preliminary investigation, tapos hindi ka binigyan ng pagkakataon na masama sa preliminary investigation, there is violation to right to due process. Not because of a constitution or your natural right, no. It is because there is a law. May batas na nagsasabi na dapat may preliminary investigation, but you were deprived of your right to preliminary investigation. Pag you're deprived of that under a law, that's the time na may violation of your right to due process. May mensahe dito si Marco MD sa ating pong text line. Sabi niya, Kuya Mark, palitan na ang tawag sa mga congressman. Quote-unquote, persecutors na lang daw ipalit. Ha? Pag prosecutors, ano ba ibig sabihin prosecutors? The one who will prosecute. Pag prosecutors, dapat fiscal yan. Fiscal ang dapat prosecutor. Ang mga congressman, they have no prosecutory power na mag-conduct ng preliminary investigation ang mga congressman. Worst, wala din silang quasi-judicial function. Like function ng NTC, function ng MTRCB, function ng mga agencies ng government, yung quasi-judicial, wala silang quasi-judicial function. Worst, wala silang judicial function. They cannot act like a judge. They cannot act like an administrative agency. Worst, they cannot also act like a fiscal. They can only act. Ang trabaho ng mga congressman is to make law. That's why legislative function. To make law and also partly also to amend the constitution, but may mga requirement to amend the constitution, yun lang ang trabaho ng mga congressman. Kuya Mark, may power din ba ang Kongreso to interpret law? Salimbawa, SOTO law, ininterpret nila kung ano at sino dapat ang covered ng SOTO law. Sa batas po ba, ano po bang tama? The one who will interpret the law are courts. The Supreme Court, sila lang ang may karapatan to interpret law. So, the congressman cannot interpret law. They can argue in courts or they can argue in Congress based on jurisprudence. Because jurisprudence is part of the legal system of the Philippines. For example, congressman ka. So, kung magsabi ka, pwede ka magsabi what is SOTO law, but dapat may basihan kang jurisprudence. Galing Korte Suprema. Hindi ka pwede mag-interpret ng batas kasi in the very first place, wala kang authority to interpret the law. You are a congressman. Ang trabaho mo, tagagawa ng batas. Hindi taga-interpret ng batas. Ang trabaho ng mag-interpret ng batas, ang mga senador, ang mga korte, Court Suprema, Court of Appeals, RTC, sila ang may right to interpret the law. Same also ang mga court, walang right to make law. Ang trabaho ng korte to interpret the law. That is the principle of separation of power. Executive, taga-implement ng batas. Legislative, taga-gawa ng batas, like congressman and senator. Judiciary, taga-interpret ng batas. So therefore, ang mga congressman, wala silang authority to interpret the law. They can argue in Congress based on jurisprudence cited in the courts issued by the Supreme Court. That's why kung sabihin nila na mali yung ginagawa ni Caceres, wala yan, hindi yan covered na SOTO law. Oh, give me the jurisprudence. Sabi na hindi. Sabi nila, na covers exception yan, tinatawag na national security or security of the state. Oh, give me a jurisprudence that defines national security or security of the state. Kung walang ganun, huwag kang don't act like a justice or justice of the Supreme Court. You are a congressman. Your right is to make law. Your power or your obligation is to make law, not to interpret law. Should they change their career na pag ganun ang ginagawa? Mas maganda mag-apply sila sa judiciary at para at least doon, yan, pwede kayo mag-interpret ng batas kung gusto kayo maging congressman o maging justice. Mas maganda pang justice eh. Bakit? Kung ma-appoint ka as justice ng Supreme Court, Court of Appeals, up to 70 years old, justice ka. Okay? Justice ka. Pag congressman ka, 3 years term lang yan. So, kailangan ka muna mag-election para ma-appoint, ma-elect ka as for another 3 years. For justice, up to 70 years old.
maging justice ka ng Supreme Court, Court of Appeals, kaya ganun. Sila yung may right, may key na mag-interpret, Kuya Mark. Yes. Ang mga justice, they can interpret the law, but they cannot also make law. They cannot also make law. Ang trabaho na magawa ng batas, ang mga congressman. Dapat alam natin yan, MJ, kasi limitation ng power ng ating government to make law is the due process. Ang due process, hindi lang about impartial judge, may hearing. Kasama sa due process, dapat ang batas, hindi dapat oppressive. Kailangan the means employed must be reasonably necessary and it should be for the interest of the public. That's why that demands intervention of the state. Yun ang limitation ng power ng ating government, the lawmaking power ng ating government, and one of the limitation, yung due process of law. At least ay paliwanag natin, Ms. Lala, Kuya Mark, no? Yeah. Higyan na tayo. An insight kung ano ang nangyari, no? That's why palagi natin narinig, due process of law. Due process of law. Ang due process of law with respect doon sa Court of Appeals, yun ang due process of law kasi gumagawa ang NTC ng suspension na walang pagkakataon ang SMNI na magpaliwanag. Violation ng due process of law. Dito naman tayo sa hearing sa NTC. Ano naman problema doon? Wala din due process of law. Bakit? Ang requirement ng procedural due process, kailangan may impartial court, may impartial judge. Paano maging impartial? Kung ikaw, sila ang judge, sila ang complainant, sila ang executor. Parang kape na 3-in-1 ang nangyari. So, that is, paano ka makakuha ng justice doon kung sila ang gumagawa ng, sila ang piskal, sila ang complainant, sila pa ang mag-decide. So, yun ang requirement ng procedural due process, impartial court. What do you mean by impartial court, Lala? Impartial court, ibig sabihin, you must not only be impartial, but must appear to be impartial. You must be like Caesar's wife, na walang kaduda-duda, beyond reproach. Wala, na yun ang, actually, yung interpretation ng due process of law, ginamit natin si Shakespeare. You must be like Caesar's wife. Ano yung Caesar's wife? I think this, yung story ni Shakespeare about Caesar, na yung asawa ni Caesar na dapat hindi kaduda-duda. Yun ang ibig sabihin ng judge. Hindi ka dapat kaduda-duda. Ibig sabihin, nasa gitna ka. Ang decision mo, bulag ka, timbangan lang hawak mo kung sino mabigat na ebidensya. Yun Liberty. Ang gawin mo. Your decision should be based on balance. Law and based on jurisprudence and based on evidence. Hindi based sa mga bulong-bulong ng mga boss dyan, mga influence, mga resolution ng mga congressman. Hindi yan dapat ang basihan ng NTC. But it should be based on law, jurisprudence, and evidence. Bago lang yung tanong ni Ms. Lala, Kuya Mark, ano masasabi mo doon sa mga abogado na nagsasabi, abogado ha, nag-aral, pumasa sa bar, nagsasabi na while nag-hearing, decision na nyo na, suspendin na. While nag-hearing ha? Yeah. Oh. Don't forget, may word na ginagamit sa batas na motu proprio. Di ba? Ibig sabihin, motu proprio, kahit walang hearing, decision na. Yun ang motu proprio refers only to the administrative function of the NTC, not the quasi-judicial function. Administrative function to investigate, they can do motu proprio. But to suspend, no. They cannot do it without due process of law. They can only suspend within 30 days, but not refers to the franchise, but refers only to the certificate of public convenience or the provisional authority na sila mismo ang nag-issue. Hindi sila pwede mag-decide to suspend based on the franchise kasi trabaho yan ng mga congressman. Ang trabaho ng NTC is only with respect to the provisional authority and the certificate of public convenience na sila mismo ang nag-issue. Kuya Mark, may tanong tayo galing kay Sweet Victory. Attorney, ano po ba ang pwede niyong ikaso sa Congress, NTC, and MTRCB kung mapapatunayang mali sila? Mali, that's very broad. But for example, ang NTC and MTRCB, for example, may violation sila, yung pag-abuso nila sa kanilang kapangyarihan, that is anti-graft case. Anti-graft yan, sa Congress naman, parang ganun din, may anti-graft yan. So, yun ang posible na mga kaso. Lalo na, for example, may mga desisyon sila na walang basihan. Pwede rin tayo mag-file ng kaso ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay, Mark, ano po ba ang moral lesson natin sa ating paksa ngayong araw?
Ibig sabihin, even you are in the government, you are not supreme. There is no such thing as absolute power. Only God has the absolute power. The government has limitations. The limitations of the government, that is to respect the right ng every citizen. That's why may Bill of Rights po tayo doon. So there is no such thing as absolute power. All is limited because public office is public trust. Ang government natin, ang power ng ating government, ang opisina ng gobyerno, pinagkatiwala lang ng taong bayan sa kanila. That's why may Bill of Rights tayo para malimitahan ang pag-exercise ng kanilang power. Otherwise, kung walang limitasyon yan, may pag-abuso and there will be tyranny. Wala nang demokrasi sa Pilipinas. Hindi na tayo democratic and republican government kung pag-abuso ang mag-iiral, hindi yung karapatan ng taong bayan. Kasi limitation ng ating government is dapat ang desisyon ng ating government is always for the interest of the public that demands the intervention of the state. Malapit na ba tayong magbalik sa Free TV? The coming yes, days ahead. Don't worry. Few weeks from now, I expect January 21 or 22, babalik tayo sa Free TV, radio, babalik pa tayo dyan. Alright, Kuya Mark, saan po nila kayo mapapanood bukod sa ating program? And for more legal advice, mga kaibigan natin, mga followers natin sa social media, even sa cable, sa TV, kung mayroon kayo dyan, hanapin nyo na po sa Facebook, facebook.com/MarkTolentinoLaw, YouTube, youtube.com/MarkTolentinoLaw, Blog, Rumble, sa Kuya Mark Tolentino, Pinoy Legal Minds, and sa TikTok, Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa mobile number natin sa 0968-881-1912 and 0917-329-5353. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ms. Lala, saan nila kayo masusundan? Yes, you can follow me on my social media accounts on Instagram, Facebook, Twitter, and sa lahat ng social media platforms ko, just type at Lala Vinzon. Once again, I'm Lala Vinzon. Mukhang may magkakaroon ng musical show. Yes, totoo soon. Ba yun? Soon. Totoo ba yung chismis? Lala Vinzon show soon. Dito sa SM9. Grabe naman. So after the, kung may mga problema dyan sa SM9, few weeks from now, pag wala na, may musical show dito sa SM9. The Lala Vinzon show. Pambawi lang sa mga naging problema lately natin. Kanta-kanta lang yan. Kakanta ka ba kayo, Mark? Kapa ka. Si Kuya MJ din kakanta, wala, syempre. Wala, patay tayo. Extra na tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sana marami kayo natutuhan sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating pinakabamahal, kagalanggala at buting pastor, Pastor Paulo C. Quiloy, sa pagbibigay po ng pagkakataong sir sa Pinoy Legal Minds na magbigay po ng servisyo publiko on National TV. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla, and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if you're actually starting to take care of your skin already, because this will prevent you from aging faster. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.